Ito na yung tindig ng motor natin ngayon. Ayan. Medyo medyo mga chungpit niya doon. Kasi medyo mataas ng konti talaga itong palit nating bagong shock ngayon. Oh, pero may pagkakaiba silang dalawa. Dati yung paa ko dito sa motor ko, pag sumakay ako dito sa motor ko, flat-footed ako. Ngayon medyo nakatipto na ako. So mas mataas siya ng konti, ano. Yes sir, welcome back sa ating channel. For this video guys, i-share ko lang sa inyo yung, you know, kahapon kasi nagpalit ako ng shock. Kahapon ay kagabi pala, kagabi. So nagpalit ako ng shock dahil yung shock ko na stock is ano na, mababa na, tapos sobrang lambot. Yo, papakita ko sa inyo guys. Ito yung video, no. Kung pag-install namin kagabi ng shock. So shoutout para kaya tropang moto, okay. Solid tropa natin, no. Tinulungan niyo ako kagabi para may kabit yung shock. So ito yung ating bagong shock ngayon, mga sir, no. So ang gagawin natin ngayon is ilalagay natin ito sa ating C200S. At the same time, no, titingnan natin kung plug and play ba to or kailangan pa ng conversion. So ayun, tinanggal ko na yung mga tinanggal ko na yung tanke niya, tapos yung terhager, tapos itong shifter, tinanggal ko na rin yung shifter niya. Tinanggal ko na para makapag-access tayo dito ng maganda sa may loob. Isya niya na medyo madilim na kasi, kaya medyo madilim ang kinalas ko na rin itong shifter natin. So kailangan lang dito sa baba is 14mm. Mas maganda kung gamit nyo dito is yung socket wrench, no? Tapos dito sa taas naman 14 din, 13mm pala yung sa taas. Nabaklas na natin yung stock natin na monoshock. Ito yung stock ko. Medyo ano na kasi ito eh, malambot na tsaka bumaba na talaga siya. So ngayon titingnan natin kung ano yung comparison nilang dalawa, itong bago tsaka itong stock. So yung pagkakaiba lang nila, unang-una makikita mo mas mataba itong isa, tsaka mas maiksi yung spring nya. Ito kasing stock natin, ito nyo, mahaba yung spring. Ayan, tapatin natin dito lang. Tsaka sa haba naman, ayan, pansin na mas mataas na itong stock na, ay hindi, yung itong bago, mas mataas na siya. Kasi itong dati ko na stock, ano na to eh, bumigay na eh. Baga, ayun o, yun yung diferensya nila. Ito lang yung stock ko, ito ngayon yung bago. Kasi itong stock ko na to, malambot na, tsaka matagal na to eh, baga, tagtag na ito sa ano, laging may angkas. So ngayon papalitan natin. So ngayon isasalpak natin ito dun sa motor ko. Ayan, pinukurang ko lang muna. Madilim na kasi. Tingnan natin kung plug and play ba ito. So ayun guys, na ikabit na natin yung kanyang tornillo dito. So wala na akong ginawang conversion dyan, no? Plug and play lang sya. Sinalpak ko na yung dating tornillo, tapos yung dito sa ibabaw.
Plug and play lang din siya dyan, dito sa ibabaw. Yung dating nut niya at saka tornilyo, binalik ko na lang din. So higpitan na lang natin. Tapos balik natin yung tire hugger. Siguro bukas ko na testing to. So umaga, testing natin sa kalsada. Malaman natin kung kamusta yung performance ng shock. So yun mga sir, no? Ang pag-install namin dyan kagabi sa shock na yan is wala na akong ginawang any conversion. So plug and play lang siya. Yung mga stock na bolts, binalik ko lang din. Tapos ayun, 255mm kasi yung sukat nitong bago nating shock ngayon. So the same rin sa stock, kasi yung stock is 255mm. So, pero may pagkakaiba silang dalawa. Dati yung paa ko dito sa motor ko, pag sumakay ako dito sa motor ko, flat-footed ako. Ngayon medyo nakatipto na ako. So mas mataas siya ng konti, ano. Pero 255mm pa rin siya. So dahil nga siguro sobrang lambot na ng shock ko na stock, yes, mababa na talaga siya. So kayo na, re-review ko lang kung papakita ko sa inyo, kung magbibigay lang ako ng konting impression, ano ba tawag doon? Impression, reaction, correction, comment, ayun, tungkol dito sa shock na to. So para sa akin, sa pag-install nga natin, walang naging problema, plug and play lang siya. Sa laro naman ng shock, para sa akin, okay siya. Okay siya mga sir. Kasi hindi siya ganun kalambot, hindi siya ganun katigas, saktong-sakto lang. No? At ngayon, ito gamit ko ngayon. Ano lang siya? Hindi siya ganun katagtag pag na itatakbo mo siya ng mabilis, mabagal. So hindi ko pa lang din nasusubukan kung kamusta ba ang response ng shock na to pag nasa corner ka. Patigil muna tayo mga sir. Pakita ko lang sa inyo yung shock ko na ginawa natin kahapon. Kasi medyo madilim kahapon eh nung in-install namin to. Papakita ko lang sa inyo. Ayun. Ah. So ayan oh, yung shock natin. Kumpara dun sa stock kasi, ano, mahaba yung spring, kaya malambot siguro. Ito kasi maiksi lang yung spring, kaya medyo matigas talaga. Pero tamang-tama lang yung tigas, no? Hindi katulad nung dati na sobrang lambot talaga siya. So ngayon papakita ko sa inyo, no? Siguro lalagay natin yung camera dito sa likod para makita nyo yung play ng shock. Alright? Sir, no? Ito na yung tindig ng motor natin ngayon. Ayan. Medyo mga chungkit niya doon. Kasi medyo mataas ng konti talaga itong palit nating bagong shock ngayon.
So far okay naman yung play niya para sa akin. Maganda. Kumpara dun sa stock kasi makaldag masyado kasi malambot talaga. So ito, wala akong masabi dito, okay na okay. Plug and play, walang problema sa pag-install. Right. So mga sir, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog ngayon. So see you sa next vlog mga sir. Alright.